Hello! Good morning, everyone! Ako po si Gandang Kara, nag-iisang chicks ng radyo. Mapapakinggan niyo po at mapapanood sa Energy FM 106.7. And today, isa na namang puso ang naguguluhan kung paano at ano nga ba ang dapat niyang gawin. Hi, DJ Kara. Good morning. Hi, good morning. I'm Brent Sandino. Meron akong question, no? I mean, as exes, di ba? Do you think it's cool pa ba na magsalihan tayo ng gamit? Okay. Or yeah, any gifts, etc. Kapag naghiwalay na kayo? Yes. Okay. So, para sa akin kasi, kapag binigay mo yung isang bagay, bigay na yun eh. Hindi siya hiram. So, magkaiba yung hiram, magkaiba yung bigay. And for example, halimbawa, naregaluhan ka niya ng sapatos. Pag sinauli mo yun sa kanya, di naman kasya yun sa kanya, di ba? So, sa'yo yun. Kasi it's meant for you. So, hayaan na natin yun. It's all in the past. Siguro, maiiba lang dyan yung sitwasyon kapag halimbawa, pinag-uusapan na yung mga bahay, kotse, malalaking pera. Yun yung kailangan nyo talaga mag-usap. O, paano to? Paano natin aayusin to? Paano yung hatian? Siguro yun lang. Pero yung mga gamit na bigay, TV, sapatos, damit, I think okay na yun. So, yun. Hello po, DJ Kara. Bakit hello po mahirap makamove on? Kasi po, I experience na yung mixed signal po, yung sweet, tapos biglang hindi magpaparamdam, tapos parang rin kami asot po sa ganun po. Ah, so nagbibigay siya sa'yo ng mixed signals. Yes po. Okay, para sa akin kasi, kapag ang isang tao nagbibigay sa'yo ng mixed signals, ibig sabihin urong sulong, or ibig sabihin yan, hindi siya sure. Kaya nga pabago-bago siya eh. And kung iisipin mong mabuti, deserve mo ba ng isang taong urong-sulong o pabago-bago ng isip sa'yo? Di ba deserve mo yung talagang pag sinabing mahal ka, gusto ka, paninindigan ka, ipaglalaban ka, mag-effort sa'yo. Hindi yung mixed signals lang yung binibigay sa'yo. So, humanap ka ng taong deserve para sa'yo. Yung talagang gusto ka, 100%. Yun. Siguro yung pinakamasakit is yung paghalimbawa, nalaman mo na may iba siya, tapos ikaw, tinatanggap mo at nagmamakaawa ka pa rin. Parang wala ka ng tinirang respect for yourself. Parang sige, okay lang gawin mo sa akin lahat, basta wag mo akong iwan. Yun yung masakit, di ba? May mga ganun. Oo, may mga ganun. Mga nagmamartir talaga. Oo. So, kailangan mong ipaintindi sa kanila na you are worth it, na huwag ka mag-settle for less. Kasi deserve mo na makahanap ng taong wala kang kahati. At ikaw lang. At hindi mo kailangan magmakaawa. Para may lang sa pagmamahal. May hugot ka na dito. Wala mo. Pero before, may mga past experiences kasi. So, I've learned from it na dapat hindi ka nagmamakaawa sa love kasi ang love po isang binibigayan. Oh. Mio. Oh. Diba? Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko natin sa'yo kahit maputi na ang buhok ko. Ay, grabe! Siya na talaga! Lungkot. Si Yael, na meron siyang mahal na lolo na ang tawag niya ay tatay. Kadalasan gano'n, no? Kapag halimbawa yung mga lolo at lolo natin, super close natin, it's either ang tawag natin na nanay, tatay, or mama, or papa, minsan pa nga mami. Di ba? Kahit lolo at lolo natin sila, sila yung tinatawag nating parang magulang, nanay at tatay. At kadalasan pa nga, dahil sila yung lagi nating kasama, napapagkamala ng mga katrabaho natin, classmates, na, uy, mama mo, hindi, lolo ko lang yan, di ba? Yung mama ko nasa bahay, hindi ko kasama kasi busy sa work, kaya si lola. Di ba? Nangyayari yun. Kaya ang sarap sa pakiramdam na kasakasama talaga natin kahit saan tayo lumarga, yung mga ano natin, grandparents natin. At kapag nawalan tayo ng lolo o lola, para din tayo nawalan ng magulang eh.
Diba? Ayan. Kanina, panoorin nyo ah, kasi kanina nag-guest po ako dyan sa Net25 with Miss Pia Guanyo. In-interview niya ako. So, kung hindi mo pa napanood yan, kung hindi mo yan nasilayan kanina live bago ako umere, eh, punta po kayo sa Net25 na ano, na channel sa YouTube o kaya naman sa Facebook. Sinare ko po yan. Ayan, yung kada umaga. So, yun lang. Anyways, happy Wednesday everybody. Sa lahat ng mga may gala o lakad today, ang masasabi ko lang is make it worthwhile. Uy, infinity pa naman ngayon kasi 8, diba? November 8, sabi nila ang 8 is infinity forever. Sana mahanap mo today yung forever mo. Taray! Malay mo, katabi mo na sa bus. Lingon ka, dali. Lingon ka sa gilid, kanan, kaliwa, likod, harap. O makakasalubong mo o yung makakatapon sa'yo ng kape. No, ganon. Kung gusto magpapansin yung crush mo, magpatapon ka ng kape sa kanya. Bungguin mo. Ay, may mga paniniwala tayong ano, minsan na nakakahirap ng buhay. Halimbawa, yung alam nyo to, ginagawa nyo, deserve ko naman to eh. Marami na akong kilalang kaibigan na ano, ang ending nangungutang na lang. Kasi bibili ng ano, magasang giyop, linggo-linggo. Diba? At sa laki kakasos. Tapos, kasabihin, deserve ko naman to eh. Utang ng bagong ano, telepono. Yung lagpas-lagpas sa sweldo niya, yung pambayad. Tapos ang tanging katwiran niya ay, deserve ko naman to eh. Diba? Milky araw-araw. Ano katwiran? Deserve ko naman to eh. Ano sabi dito ni Cheche? Ikaw, deserve mong kumain sa oras. Kumain ako kanina. Kumain ako kanina, galing ako ng ano. Ay, nag-gym pala ako kanina mga pangga. Nag-gym pala kami kanina na aking doubter. Nag-ano kami, nag-leg-ess. Nag-leg-ess kami. Nag-legs kami. Tapos umuwi kami ng bahay. At, ay, dumaan pala ako ng Waking sa Manila. Hello sa mga taga-Waking ha, maligayang bati po. Sumuwi ako, nag-order ako online ng Greenery Kitchen no, sa Makati. So, ang dami kong kinain mga pangga. Alam niyo ba yung kain na once a day pero maduwal-duwal ka sa dami? Ganyan yung kain ko eh, maduwal-duwal ka. No? Kanina, yun yung kain ko. No? Kasi sunod kong kain, bukas na ulit ng gabi, mga 7 ulit eh. So kanina yung kain ko maduwal-duwal. Now, ang tanong, sa anong pagkakataon ka pa na duwal-duwal, ha? Ano? Hello sa mga may UTI, ha? Ano nga? Umibig tapos iniwan. Oh, UTI. Kanta na Rocksteady yan, di ba? Oh, UTI. Masakit yan. Hindi lang sa puson. Sa puso, di ba? Umibig tapos iniwan. Poop! Talagang buhay ito, oh. Maraming pong thank you sa pagsama, pagantawa at pagtutok sa akin mga pangga. Ako po yung mga, wala po ako next week mga pangga. 90% chance po na wala rin ako next week. Mag-ano po, Abu Dhabi, Dubai. Pero, teka lang ha mga pangga. Ano? I probably might come home on the 16th. Because on 17th, I have a hosting. It's going to be a Friday evening. And then on the 18th, mga pangga, I have another hosting sa Luneta. On the 19th, I will be hosting, ito, excited ako dito, Veg Fest Philippines, mga pangga, no? So, natutuwa ako dito kasi ito yung mga grupo ko sa buhay.